Kasama ko ngayon yung estudyante kong anak na low carber. Ano ba ang pwedeng kainin ng mga estudyante sa karinderya? Sisig, piniritong isda, at ang baon na boiled egg. Oh, di ba? At syempre, ang electrolytes. Kung magtatanong kayo bakit sisig pinili ko at saka piniritong isda, dahil ito yung dalawang klaseng nakita kong display na makonsider kong high protein, high fat. Kahit ipagpalagay pa natin na out sa low carb, ang ginamit nilang cooking oil ay mas maigi na lang yan kaysa kumain tayo ng all inflammatory foods. Pero syempre, dapat i-encourage natin ang mga beginners to stick to clean low carb. Napakaganda ang benefits ng ganitong diet para sa mga students. Dahil ang high protein, high fat is very good for proper brain function and mental clarity. And of course, energy booster. Hindi ko naman ini-encourage ang pagpupuyat, pero hindi po talaga maiwasan para sa mga estudyante magpuyat. Lalo na sa panahon ng mga exams. So if you consume enough protein and fats, ay talo pa nito ang uminom ng energy drink. Kasi ito ay mas sustainable source of energy. At mas makakapag-concentrate pa sila sa kanilang pag-aaral. Kasi very disturbing kung minsan sa mga estudyante na maya't maya nagugutom. Sa transition period, natural lang na sila ay maya't maya gutumin. Pero once maging fat-adapted na ang isang tao, ay pwede nang kumain twice or once a day na lang. So, ang effect nito ay mas makaka-focus sila sa kanilang pag-aaral. At ang maganda doon, mas nakakatipid sa allowance. Unlike sa high-carb diet, bibili ng bread, milk tea, iced tea, soft drinks, cupcakes, cookies, junk foods, habang nag-aaral, para lang hindi aantukin. Suma total, ang laki ng gastos. One more thing, those beverages and foods are very dangerous to their health. So be smart. Think twice before you chew anything. Always think what's beneficial to your health. Always remember, high carbohydrates or sugary foods and beverages affects our brain function, triggers inflammations, body aches and pains, and infections. Lalong-lalo na ang urinary tract infection na napaka-common sa mga estudyante. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, keep hydrated. Eat high fats, high protein, and reach your dream.